headache, migraine, dizziness, vertigo. Ano pagkakaiba-iba nila? Ang headache, pagsakit ng ulo. Ang migraine, pagkirot, higher level of pain. Ang dizziness, pagkahilo. Ang vertigo, pagkawala sa balanse. Isa lang ho ang pinagmula ng sakit na yan. Ano? Hindi ka nakaka-8 glasses of water na tubig na iniinom araw-araw. Period. Wala na akong ibang dahil lang. Huwag na kayo mag-anap. Yan lang. Bakit to? Paliwanag natin scientifically. Ang katawan po ng tao, yan, tao po yan ha, tagal natin ito, pasabihin nyo muna. Pasabihin nyo, lalaki lang. Ang katawan po ng tao, 70% tubig ang laman. Ang brain natin, 80% tubig ang laman. Every time na nagsasalita po tayo, bumababa po yan. Nag-reproduce tayo sa saliva. Pag pinawisan, bababa. Pag umihi, bababa. Pag dumumi, bababa. At pag may bisyo ka, doble ang baba. Kailangan ma-replenish mo yung nawalang tubig. Tama ho ba? Para maibalik mo sa 70. Question. Para ma-replenish mo yun, kailangan daw nakakawalong basong tubig ka at least in a day. At ang sabi, tubig! Hindi kasama kape. Gatas, tsaa, juice, soft drinks, at soup. Hindi kasama yun. Ang sabi ay, malaking tanong, nakakawalo ka ba? At dahil hindi, hindi mo na ibalik sa 70. Bukas, makakawalo ka ba? Kung hindi ulit, pababa ng pababa yan. At dahil bumababa yan, lumalapot ngayon ang dugo. Lumalapot ngayon ang dugo. Pag malapot ang dugo, ano ang tendency? Law of gravity. Asan ba ang brain? Nasa itaas o nasa ibaba? Saan? Hindi nga. Dahil nasa itaas, malapot ang dugo, nahihirapan siyang isupply. Nahihirapan siyang paakyatin. Ako nyo, dahil malapot. At dahil kinakapos ng tamang supply ng dami ng dugo ang brain, magre-reklamo yung lalagyan ng brain. Ano ba yung lalagyan ng brain? Ulo. Ano yung lalagyan niya? Sasakit siya, kikirot siya, mahihilo siya, o kaya mawawalan siya ng balanse. So ladies and gentlemen, itong apat na sakit na to, hindi dapat iniinuman ng gamot. Ano ang solusyon? Mali. Walong basong tubig. Okay. Ladies and gentlemen, patahimik ko ako every time na may marinig ako magsasalita, ha? Ang tawag ko doon, respeto. Di ba lang, pag kami nagsasalita, pag-ikinig ako. Yan na ako ulit. Dali lang palagdarahin ko mga tubig. Nire-reverse ko lang kayo. Okay, ladies and gentlemen, ang kaisa-isang nilikha ng Panginoon na pwedeng sinin ng tao ay tulin. Huwag niyo namang tigil ng palitan. Matalino pa kayo sa lumikha eh. Tapos magtatanong kayo sa doktor, ba't kayo nagkaroon sakit? Eh, ito nga isang unang-unang napakasimpleng ibinili ng Panginoon na gawin mo sa katawan mo, hindi mo magawa. Nagtataka pa kayo, ba't kayo nagkakasakit? Tapos pag nasa sen mo na, parang ang babait nyo naman. O, nanindihan yan? There's no such replacement for water. Ngayon, alam nyo na, ba't yung may sakit? Alam nyo na? Uwi na, sige. Maligo. Nanindihan nyo? Ganon ka-importante ang tubig. Huwag nyo namang palitan. Alam nyo, naiinis ako dahil may naririnig pa ako nagre-reklamo niya. Ito ang hirap inumin niya, ang dami, nakakalunod. Pag ininom mo yan ng isang upuan, lunod ka talaga. Eh ang sabi, within a day, and that means within 24 hours. Hindi ba kayo nagtataka, biglang nagsulputan ng mga dialysis center sa bansa natin? Bakit? Eh itong simple hindi nyo magawa eh. Tingnan nyo ha, nagre-reglamo sa walong basong tubig sa loob ng 24 oras. Pero Red Horse, nakakatatlong kahon. Tatlong oras lang yun. Sige nga.
Dahil ang tinatamaan. Ay, lalo na yun. May natutugan ba? Yes. Nakita niyo kung gano'ng importante yung tubig? Huwag niyo na itanong sa akin anong klaseng tubig. Wala ko i-endorse. Ang importante...